sa mga balitang mayroong pag-asa. Mahigit 200 kataon nagpa siyang magpabautismo matapos maging bahagi ng Sabayang Bible-based Seminar sa mga paaralang Adventista sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Music Forum, naging mahalagang pagpapala sa paglilingkod ng song leaders, writers, and composers sa NPUC territory. Discipleship Seminar, lalo pang nagbigay buhay sa mga ministry ng mga Adventista sa Oriental Mindoro. Malaking distrito ng mga Adventista sa Eastern Laguna, formal nang hinati dahil sa patuloy na pag-unlad at paglago. Adventist Young Professionals sa Cavite Mission, lalong tumibay ang ugnayan at pananampalataya sa idinaos na fellowship. 2024 graduates mula sa NLAC Academy, nagsagawa ng gift-giving outreach bilang bahagi ng kanilang graduation program. Kabuyao Adventist Health Ministries and Rescue Team, masayang naghatid ng libreng serbisyong medikal at dental sa Barangay Diezmo. Adventist Hospital Palawan Church Families, magkakasamang naglingkod sa family camp and mission trip na isinagawa sa Brooks Point, Palawan. Lahat ng yan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Magkakasabay na Bible-based seminar ang idinaos sa Adventist Elementary School sa buong Occidental Mindoro. Ang mga seminar na ito'y pinangunahan ng Adventist Education Ministries at mga care group na sa pagpapala ng Diyos ay umakay sa maraming tao na magpabautismo. Ang tagumpay ng simultaneous evangelistic efforts doon, balitang may pag-asang iyahatid ni Joshua Raven Gonzalez. Sa pagsusunod ng gawain ng Panginoon sa edukasyon, isinagawa sa Adventist Elementary Schools dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang Sabayang Care Group Evangelism na naglalayong mas ilapit ang mga bata kay Jesus. Sa kabutihan ng Panginoon sa isla ng Mindoro, 244 sa bilang ang mga tumanggap kay Kristo sa banal na araw ng Sabado, 25 ng Mayo taong kasalukuyan. Papasalamat din ako sa yung aking kapareha ngayon ay nahimok ko rin na kami magpabinyag. Yun ang fan ko naman, malaking fan ko rin at ako yung nakabalik din. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong sa buong puwersa ng Adventist Education sa buong Mindoro Island Mission, katuwang ang North Philippine Union Conference. Tunay na nakita ko yung collaboration. Collaboration ng Iglesia kasama ng mga paaralan, ng ating mga guro at mga principals. Ganon din yung pagkakaisa na habang sabay-sabay na isinasagawa ito ay iisa yung ginagawa ng mga kapatiran. Talagang ang impact nito sa community na kailang kinabibilangan ay napakaganda. Tunay na nakaka-bless ang gawain ito na sana magpatuloy na ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay lumawak hindi lang sa Mindoro, maging sa buong mundo. Isinagawa ang simultaneous evangelism or ang sabayang pangangaral ng salita ng Diyos sa layuning ihanda ang mga bata sa kanilang murang edad sa paggawa sa gawain ng ating Panginoon, ganun din sa mga magulang at mga kabataan upang kanilang mas maunawaan ang karakter ng Diyos at mapagmahal at laging gumagabay sa atin. Layunin po ng ating simultaneous crusade ay yung total member involvement. Gusto natin na ang lahat po ay makaparticipate sa gawain ng Panginoon. Another one is a way of training our students in the great work. Kasi sabi ni Mrs. Ellen G. White na dapat ang ating mga anak ay matrain natin sa gawain. And then we are very, very happy na ito po ay nangyari dito sa ating mission. This is the first sa ating union. At tayo ay nagpapasalamat na ang lahat ng ating mga kapatiran ay sila'y nag-cooperate sa gawain ng Panginoon. Pinagpala ang isla ng Mindoro sa pamamagitan ng aktibidad na ito at tunay na ang Diyos ang dapat bigyang papuri sa matugumpay na pagsulong ng gawain. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.
Itinuring na napapanahong pagpapala ang Music Forum na idinaos sa North Philippine Union Conference Headquarters sa Pasay City. Sa pangunguna ng Music Ministries ay nagtipon at nakinabang sa nasabing forum ang mga Adventist song leaders, writers and composers mula sa buong NPUC territory. Ang mahalagang layunin ng nasabing forum nasa balitang May Pag-asa ni Marcy Eliseo. Jesus is my music. Ang musika, lalo na ang mga awit pagsamba, ay nagdadala ng mga tao sa isang mas malalim na espiritual na karanasan. Marami ang mga opinyon sa tamang paggamit nito sa loob at labas ng simbahan, kaya naman sa panguna ni NPUC Music Ministers Director Josie Calera, isang music forum na may temang Jesus, the Author of Music, ang isinagawa. Ang ating objectives dito ay na magkaroon po ng enrichment, ma-enrich po natin yung engagement natin sa ating SDA Music, this church, ang mga tao dito, ang mga members dito ay waiting for the coming of the Lord. So we must show our identity in the local church when it comes to music. And also here, we brainstorm paano natin ma-address yung mga issues na hindi man magiging perfect ang pag-address, pero at least eventually yung ating mga nag-gather na mga suggestions from our delegates ay makakatulong po na ma-address yung mga concerns. Napuno ng mga mensahe at lektura tungkol sa tamang paggamit at epekto ng musika sa relihiyon, simbahan, kabataan, kalusugan at tahanan mula sa mga guest speakers mula sa NPUC na sila President Pastor Gerardo Cajobe, Youth Ministries Director Pastor David Morado, Health Ministries Director Hadaza Hintay, Family Ministries Director Delba de Chavez at Ministerial Secretary Pastor Marvin Diaz. Nagbahagi rin ang mga biyasa pagdating sa musika na sila Dante Oblimar at Christine Ruth Mendoza ng mga lektura tungkol sa Adventist music and congregational singing. Such a wonderful privilege na narito ako. Ang pag-aaral ng Bible, medyo mabigat, mahirap maintindihan. Pero when you put that into singing, napakagandang pagpapala sa bawat isa. Itong music forum po ay isang magandang bagay as a ministerial secretary na i-implement ng ating mga kapastoran para ang ating mga members ng ating iglesia ay malaman nila ang tamang music, tamang kanta, tamang pagkanta na ating gagamitin sa ating mga iglesia. Isa sa pangunahing layunin nito ay ang pagrepaso ng NPUC Music Guidelines upang mas maunawaan ng mga miyembro ang kahalagahan ng musika. Nagkaroon din ng question and answer session upang magkaroon ng kaliwanagan ang mga katanungan ng mga delegado upang sa gayon maayos nilang maibahagi ito sa kani-kanilang mga simbahan. Alam niyo naman, ang musika ay napakalaking bahagi ang ginagamparan sa paaralan. At through music ay maraming mga bata ang natututo sa mga bagay na kinakailangan nila sa kanilang buhay. Music is worship, ika nga. Sa pamamagitan nito, ang mga tao ay nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanilang komunidad, tradisyon at pananampalataya. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Marcy Eliseo para sa Hope Today NPUC News. Jesus is my music! Masayang nakibahagi ang Adventist pastors and local church leaders sa discipleship seminar na idinaos sa San Antonio Gloria Oriental, Mindoro. Ang nasabing seminar ay inisyatibo ng Mindoro Island Mission at pinangunahan ng Southern Asia Pacific Division na lalo pang nagbigay buhay sa pagtatapat at mga paglilingkod ng mga Adventista sa buong probinsya. Si Erin Ilagan para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning mas mapalago pa ang kaalaman ng bawat leaders pagdating sa pagiging disipulo, nagsagawa ng Mindoro-wide Discipleship Seminar ang mga kapatiran dito sa Sitio Dalagan, San Antonio, Gloria Oriental, Mindoro. Sa ilalim ng tamang husnan, Disciple All, isinagawa ang seminar kung saan sama-sama itong dinaluhan ng mga elders, IELNDR, care group leaders at Sabbath school superintendents na mula sa bawat iglesia sa buong Oriental Mindoro.
ang ganitong mga pagpupulong o seminar na may kinalaman sa discipleship, nurturing, and reclamation ay napakahalaga na talagang maintindihan ng bawat matanda sa iglesia at ganyan din tangi-tangi ang ating mga pastors. Sapagkat ang tunay na layunin natin kung bakit tayo tinawagan is not only to teach, to preach, but to make everyone to be a disciple of Jesus. Sa loob ng maghapon ay tinalakay ng mga tagapagsalita na sina Pastor Arnel Gabin, SSD Vice President for NDRIEL, at Dr. Erilyn C. Gabin, SSD Assistant to the President for Adventist Possibility Ministries, ang mga lekturang tumatalakay sa pagpapalago ng kaalaman ng bawat leader sa pagdidisipulo, madalas na dahilan kung bakit hindi nagiging involved ang ibang miyembro ng simbahan sa gawain at kung paano sila hihikayating maging aktibo muli. Matapos ito ay nagkaroon naman ng question and answer na aktibong nilahukan ng mga kapatirang dumalo. Malaki ang naitulong ang lektura natin kanina sa aming simbahan sapagkat ito'y malaki ang aming na-encounter na mga problema at aming gagawing positibo ang lahat ng mga bagay at aming ipapanalangin unang-una. At syempre, nakalagay doon ay unahin ng Panginoon para sa pagpapasulong ng panalagawain sa aming lokal na iglesia. Ito po yung napakalaking tulong para sa aming iglesia para kami ay patuloy na lumago sa panalagawain. Pagpalain tayo ng Panginoon. Para sa akin, magandang makaranas ng isang gantong pagkakataon na maka-attend sa gantong mga seminar upang sa ganoon ay makinig ng mga lektura na ito ay makapagturo at makapagdagdag ng ating kaalaman upang sa ganoon ay paano tayo mamumuno sa ating mga lokal na iglesia at kung paano kami tayo gigilos sa publiko o sa mga gawain na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang bawat miyembro ng simbahan, lalong-lalo na ang mga namumuno sa loob nito ay nangangailangan ng mga bagong kaalaman kung paanong mas mahihikayat at mapapanatili ang mga kapatiran sa pakikibahagi sa mga gawain na ginagawa sa loob at labas ng simbahan para sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Aileen Ilagan mula sa Central Oriental Mindoro District, Mindoro Island Mission para sa Hope Today NPUC News. Formal nang hinati sa dalawa ang malaking distrito ng mga Adventista sa Eastern Laguna. Ang dalawang bagong distrito na tatawaging Eastern Laguna 1 and 2 ay bunga ng pagpapala ng Diyos sa paglago at pagtatapat ng mga kapatid na Adventista doon. Ang kwento ng tagumpay at pag-unlad ng gawain sa silangang bahagi ng Laguna, tunghayan sa balitang may pag-asa ni John Miguel Flora. Isang makasaysayang pangyayari ang ating matutunghayan dito sa Paytay, Laguna dahil simula ngayong araw, June 1, 2024, idedeklara na ang paghahati sa pinakamalaking distrito ng Eastern Laguna. Rebuilding Family Altar, yan ang tema ng huling fellowship bilang isang distrito ng Eastern Laguna na dinaluhan ng nasa 300 mga kapatiran upang makinig sa mensahe buhat sa SCLC Family Ministry Director na si Mrs. Mary Christine Caspe. Magkahalong lungkot at saya ang mamamala sa mukha ng mga kapatid nang i-anunsyo ni SCLC Ministerial Secretary Pastor Joel Caspe ang opisyal na paghahati sa distrito na magiging Eastern Laguna 1 and 2 districts. Kung ating babalikan, ang planong paghahati sa distrito ay unang pinag-usapan noong taong 2022 ngunit kalaunan ay pinawalang bisa dahil sa pinansyal na rason. Muling inilatag ang panukalang ito ngayong taon dahil kinakitaan ang mga kaanib ng tuloy-tuloy na paglagong espiritual at pinansyal sa nakalipas na 3 taon. Tayo po ay dumating na sa realidad ng Eastern Laguna District ay nahati na. Ang pangunahin pong tiningnan natin dito ay yung geographical situation, napakalayo po ng dulo sa dulo. Pangalawa po ay nagkaroon tayo ng mga leaders na matitibay. Pangatlo po ay yung church members na lumubo, lumaki na at napakarami na. At pagkatapos yung financial nila ay dumating na sa takdang kapanahunan.
ang bagong distrito ay binubuo ng mga iglesia ng San Antonio, Paite, Pangil, Sinuluan, Wawa at Gisgis bilang Eastern Laguna 1 District na hawak ni Pastor Ryan Corpus, habang ang mga iglesia naman ng Mabitak, Kapatalan, Santa Maria, J. Santiago, Fami, Kasinsin at Tungkod ang bubuo sa Eastern Laguna 2 District na hawak ni Pastor Ernel Garsula. Isang malaking kagalakan para sa inyong lingkod na ako'y makarating dito at ma-assign dito po sa Eastern Laguna 1 District. So nagpapasalamat ako sa Panginoon at ang akin lang pong masasabi sa mga kapatid at sa lahat, tayo po ay magtulungan at tayo po ay sama-sama na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At alam natin, sa biyaya ng Panginoon ay atin po itong maisulong ang gawain po dito sa distritong ito. Sa akin pong hamon, sa mga kapatid, ay tayo po'y magpamahalan, patuloy tayong magpagamit, sinigasig sa gawain ng Panginoon habang tayo naghanda at naghihintay sa kanyang malapit na pagdating. At ang isang pananaw ko doon sa ma-assign na namin sa Eastern Laguna Distrito ay magkakaroon na ng Iglesia ang Pami. Yan ang isa sa mga pangitain at isa sa mga hangarin. Mula sa Laguna 2, naging Eastern Laguna at ngayon ay Eastern Laguna District 1 and 2. Nahati man ang ating distrito, nagiging hamon naman ito sa mga kapatid sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagsasabing si Kristo ay muling darating. Layunin ni maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa distrito ng Eastern Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Napuno ng masayang karanasan ang Cavite Mission Adventist Young Professionals Fellowship na idinao sa 1,000 Missionary Movement Campus, Silang, Cavite. Sa temang Fire On, ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng mas matibay na ugnayan at bagong inspirasyon sa pananampalataya ng mga kabataang dumalo. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Samantha Hitgano. Sa temang Fire On, ginanap ang Sabbath Fellowship at Acquaintance Night ng Cavite Mission Adventist Young Professionals sa 1,000 Missionary Movement, Uluban 2nd, Silang, Cavite. Ang nasabing programa ay doniluhan ng mga kabataang professional mula sa iba't ibang distrito ng Cavite. Ang maghapong programa ay nahati sa tatlong paksa kung saan pinangunahan ni Pastor Alonesto Regio ang paksang Fire On, Heart of Discipleship noong umaga at sinundan naman ito ni Pastor Ray Maglipas sa Divine Service na may temang Fire On na nagdulot ng inspirasyon at pagpapala sa lahat ng dumalo. The team likely encourage attendees to reflect on their purpose, ambitions in life, and their contribution para sa ikalalago ng Kingdom of God. Kinahaponan, nagkaroon ng masiglang pag-uusap hinggil sa pag-ibig at paglilingkod sa mensahe ni Pastor Israel Bakdayan na may paksang Fire On, Empowering Your Heart. Pag malapit sila sa Panginoon, I'm sure the Lord will provide them the right partner in life. Kaya yun ang first and foremost, ang mahalaga maging malapit siya kay Lord, ang mahalaga matutunan niyang sundin ang kalooban ni Lord, at ang pinakamahalaga matutunan niyang alamin ang direksyon ni Lord sa kanyang buhay. Pagkatapos ito ay nagkaroon na pagkakataon na magbahagi ang mga kabataan sa kanilang mga karanasan, kaalaman at inspirasyon sa larangan ng paglilingkod at pananampalataya. Na-influence po talaga yung faith and service ko, especially no nagkaroon kami ng mga sharing ng mga young professionals, na narinig ko yung mga stories nila, and through that, naka-help po ito sa akin kasi nagkaroon ako ng bagong perspective. Yung connection natin sa Panginoon and patuloy na pagkakaroon ng pananampalataya, yun yung magiging gabay natin at magiging magagamit natin para magpatuloy sa pagsiservisyo and magkaroon ng commitment. Tunay na naging aktibo ang lahat sa pagdating na Acquaintance Night. Pinungunahan ni Pastor Melvin Hamora ang worship at kasunod nito ay ang mga icebreakers na talaga namang kinawilihan ng lahat. Hindi rin nawala ang tradisyonal na marching bilang bahagi ng programa. Sa mga puso nag-aalap at nagkakaisa sa layuni paigtingin ang ningas na pag-ibig ni Kristo, magkaisa tayo magbigay liwanag sa landas na puno ng pag-asa at pagkakaisa. I am Samantha Itgano.
Sa halip na gugulin ang panahon at salapi sa mga personal na kasiyahan, ay minabuti ng Batch 2024 graduates ng Northern Luzon Adventist College Academy ang tumulong sa mga nangangailangan. Sila ay masayang nagsagawa ng gift-giving outreach sa Barangay Dungon, Sison, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang at pasasalamat sa kanilang pagtatapos. Ang kanilang paglilingkod nasa balitang May Pag-asa ni Jeffrey Moscaito. Ipinakita ng Batch 2024 ng Northern Luzon Adventist College Academy ang tunay na diwa ng serbisyo sa kapwa sa pamamagitan ng isang gift-giving activity sa Dungon, Sison, Pangasinan. Ipinakita ng Batch 2024 ng Northern Luzon Adventist College Academy ang tunay na diwa ng serbisyo sa kapwa sa pamamagitan ng isang gift-giving activity sa Dungon, Sison, Pangasinan. Ang aktibidad na ito, bahagi ng kanilang graduation program, ay naghatid ng tulong at pag-asa sa komunidad na nagpakita ng malasakit at volunteerismo ng mga mag-aaral. Ang layunin ng programa ay makapagbigay ng tulong sa mga higit na nangangailangan sa komunidad. Sa halip na magdiwang ng pagtatapos sa isang get-together, mas pinili na magbahagi ng mga biyaya at ipakita ang tunay na diwa ng serbisyo sa kapwa. Ang gift-giving activity na ito ay isinagawa sa Dungon Integrated School, katuwang ang kanilang barangay captain na si Daniel Campos at mga barangay officials. Pinili ang mga residente na higit na nangangailangan at umabot ng 110 katao ang nakatanggap ng tulong mula sa 5 purok ng barangay. Lubos naman ang pasasalamat ng barangay captain sa pagpili sa kanilang barangay bilang recipient ng gift-giving activity ng NLAC. Maraming salamat sa NLAC College sa tulong na binigay nila sa Barangay Dungon, lalong-lalo na sa mga constituent ko, mga senior citizen na natulungan nila, binigyan po nila ng bigas. Sana po tuloy-tuloy po ang biyaya na ibibigay ng inyong school. Maraming salamat at hindi po namin kayo makakalimutan. Thank you po. Bakas ang kasiyahang hatid sa bawat residente ng barangay. Umuwi sila na may ngiti sa kanilang labi at puno ng pasasalamat. Tunay nga na ang ganitong klase ng mga programa ay nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa ating mga kababayan. Ang Batch 2024 ng Northern Luzon Adventist College Academy ay nagsilbing huwaran ng kabutihan at volunteerismo. Layunin na maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jeffrey Moscaito, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. Masayang naglingkod ang mga Adventista sa Cabuyao, Laguna sa isang medical and dental mission na kanilang isinagawa sa Barangay Diezmo. Doon ay nasa 200 mga tao ang napaglingkuran sa hatid nilang mga libreng serbisyong pangkalusugan. Si Jubel Rioveros ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Serbisyong pangkalusugan ang hatid ng Cabuyao Health Ministries Department at Cabuyao Rescue Team dito sa Barangay Diezmo Covered Court. Sa pangunguna ng mga leader ng mga nasabing departamento, ilang mga medical na serbisyo ang inihanda para sa mga residente ng Barangay Diezmo. Kabilang sa mga serbisyong ito ay libreng check-up sa mata at reading glasses, libreng bunot ng ngipin, health awareness seminar, at karada. Ang mga residente ay malugod na nakisangkot sa libreng serbisyong medikal na ito na hatid sa kanilang barangay. Ang layunin po ng programang ito ay upang maiparating sa ating mga kapatid dito sa Barangay Diezmo kung papaano ang tamang paraan ng pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman in a natural way as possible. Mahigit kumulang 200 residente ang napaglingkuran sa isinagawang programa. Bagaman pagod sa gawain, lubos rin ang kagalakan ng mga miyembro na nakisangkot sa serbisyong ito.
aking pasasalamat ko dahil isa ang barangay mismo sa napagkalooban nyo ng ganitong programa nyo. Tanging masasabi ko lang talaga ay maraming salamat dahil kung hindi ito, yung iba dyan talaga nakabarangay ko ay wala nang kakayanang magpa-check up. Kahit ang barangay ay nakakapag-provide kami ng libreng gamot sa mga may sakit, isang napakalaking tulong sa amin ang ganitong programa. Maraming salamat po sa 7 Days Adventist Chart. Ganun nyo kamahal ang barangay namin. Ang gawaing ito ay kabilang sa mga serbisyong hatid ng Kabuyao District sa Barangay Jesmo na siyang focus ng mga gawain ngayong taon. Patuloy nawa nating mapapurihan ang Panginoon sa mga serbisyong ating ginagawa, lalo na sa usaping pangkalusugan. Purihin ng Panginoon sa napakagandang pagkakataon na tayo'y makasapit na makapaglingkod sa lugar na ito ng Barangay Jesmo. Sa pangunguna ng ating District Advisory Council at ng District Coordinating Council, ako'y nagpapasalamat na kung saan ay naging makabuluhan at naisakatuparan ang banal na gawaing ito. Naging napakamatagumpay sapagkat pinagkalooban tayo ng mga doktor, dentista, ang ating grupo ng Eyes of Faith Ministry mula pa sa Manila na kung saan ay nakasama natin naglingkod para sa paningin. Ang ating rescue team na kung saan ay kaakibat ang departamento ng ating kalusugan ng ating distrito para maging makabuluhan ang gawaing ito ng medical mission. Kami po'y nagpapasalamat sa ating butihing kapitan, Alfredo Malabanan. Amin po pinapasalamatan ang inyo pong papapahintulot at gayon din po ang lahat ng kawani ng barangay na ito. Ang ating health center sa pangunguna ni Ma'am Na Ara at si Konsihala Linda Lianto. Maraming salamat po! Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Family camp and mission trip ang masayang kinasangkutan ng mga pamilya miyembro ng Adventist Hospital Palawan Church. Ang kanilang magkakasamang paglilingkod sa Brooks Point, Palawan ay lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan at pagkakaisa bilang mga Adventistang pamilya. Ang kanilang bonding and service activity, balitang may pag-asa ni Marian Omanito. Family camp with a mission trip. Yan po ang masasayang activity ng Adventist Hospital Palawan Church dito po sa munisipyo ng Brooks Point, timog hilagang bahagi ng isla ng Palawan. Sa pangunguna ng Family Ministries Department, ang Adventist Hospital Palawan SDA Church ay patuloy na sinusulong ang misyon nito na mas patibayin ang ugnayan ng pamilya at mas malalim na espiritual na koneksyon sa mga miyembro ng simbahan. Sa pamamagitan ng iba't ibang nakakainganyo at makbuluhang mga aktibidad, sinikap ng mga leader na hikayatin ang mga pamilya na maging mas malapit sa isa't isa at kay Jesus habang aktibong makibahagi sa gawain ng sama-sama. Ang ating pong family camping ng AHP SDA Church ay ginanap po ngayong taon sa Pamas Compound sa Brooks Point, Palawan, na kung saan mahigit 20 families ang sumama at ang atin pong theme ay Design Serving with God's Way of Integrated Stewardship Lifestyle and with a Mission Trip. Ginawa po natin ang camping na ito para magkaroon ng malapit na relasyon ang bawat miyembro ng pamilya at maunawaan ng mga magulang ang kanilang pananagutan, tungkulin at gawain sa loob ng tahanan. Isa din po sa mithiin ng camping na ito ang mapukaw ang missionary spirit sa puso ng bawat isa at magkaroon ng pagnanais na maglingkod sa mga nangangailangan kahit po sa ating pinakamaliit na pamamaraan. At tayo po ay nagbigay ng mga munting regalo para sa mga bata doon na nagbigay ng kasiyahan sa kanila. At tayo rin po ay nagkaroon ng iba't ibang activities no, sa kalagitnaan ng kalikasan. Lahat po ng ito ay nagbigay sa atin ng paalala kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Ang pambihirang programang ito, positibo namang tinanggap ng mga kapatiran at lubos ang kagalakan ng mga pamilyang nakadaluo rito. Our family is truly grateful for joining this family camp with mission trip. So this is our second time and we are happy that we are here, we join this activity, church activity. And one thing we learned, the importance of being steward in our family and including them in this kind of activity
is teaching them how to appreciate the beauty and goodness of God. Ang gawain po ay mas lalong nagiging masaya kung kasama natin ang buong pamilya. Mula po dito sa Pamas Compound, Brock's Point, Palawan, ako po si Marian, nagbabalita for Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Myra Jim Taniedo at ito ang Hope Today, NPUC News.